So isang magandang umaga po muli mga kabiyahero. Welcome back po sa aking channel. At ngayon po ay nandito ulit tayo sa ating dampa o sa aking bahay kubo. At kami nga po ay naghahanda ni Biyahera dahil sa gusto ko po kayong i-update doon sa aking mga itinanim na niyog last year. So atin pong bibisitahin ngayon at kasama na po ang paglilinis. Doon po tayo mag-uumpisa sa may malapit sa creek. Paahon po. So mga kabiyahero, sama-sama po tayo sa paglilinis ng aking niyog na itinanim. So dito po tayo dadaan palusog para po doon tayo mag-uumpisa sa labak na paahon. Dahil may tinanim din po ako doon sa malapit sa creek na ilang puno. So yun po ang ating uunahin. At kaya po tayo nagdala ulit si Ken. Ako nga po ay nabihasa pagka nga po nandito sa aking sagingan ay lagi po akong may dalang tikain para po pagka may masusungkit tayo ay may magagamit po tayo. Ay ano nga palang tinibang ko noon na nakalimutan ko itong nabulok na. Ay, oh, tinagtibang ka. Nalisan? Ah, sayang. Ang buho, sabi nuno ko. Sabi po. Ay, lalaki ng buho. Pwede lang i-harbis ang buho. Lalaki. So ito na po ang isang puno na ating itinanim dito nga po sa malapit sa creek. Ito po magaganda na. At ito nga po hindi natin namamalayan pag nakalipas po ilang taon. Makikita na lang po natin ay bumubunga na siya. Kaya madali naman pong itanim ang ating niyog. Madali pong mabuhay. Sabayan po natin lilinisin ang puno. So, lalo siyang gumanda. Ito po ang unang dahon niya na malapit na po siya matuyo, aalisin na po natin. Bali 15 puno nga ito, no? Tingitin naman ito. Okay, namputas kabila. So ito naman po ang aking gabihan. Na yan po sa totoo lang mga kabiyahero, yan po itakatak na hindi po yan tanim na, siguro po yung dati nag-aalaga nito ay nagtanim dito ng gabi tapos hinarbis niya ay hindi na nga po na itanim ng ayos, pero ito po ay maglalaman din na kung tawagin nga po dito sa Batangas ay itakatak yan po. Hindi sigurado ko po may laman na rin ito. At yun nga po, si shoutout po kay Kasipag TV na magaling pong magtanim ng gabi at saka po ube.
Sana po panoorin yung kanya mga video at marami po kayong matututunan sa kanya sa pagpapaganda po ng mga root crops. Kaya huwag niyo pong kalimutang i-like, share and subscribe kasi pag TV po. Okay. Ito na po alaman. Oh. Yan. Alaman na po. Alaman. So isang pong purpose kung bakit ko po tinaliman dito sa malapit sa creek ng ating nyog. Ito po ay mga malaking bagay po itong sanggalang sa pagguho ng lupa. Pagka po siya lumaki dahil medyo nga po slide nga po ang lupa dito. So malaking tulong po ito para mapigilan po ang pagguho ng lupa. Yan po ang isang purpose ko kaya kung bakit po kinitalim dito. Pangalawa nga po ay darating nga po ang araw. At pag nakalipas pong ilang taon, makakapag-harvest tayo ng niyog. Alisan po natin ang gandahan ng gabi para po marawan ang ating niyog. Mabilis naman dumami yan. Pinambagi ng ating lasunis. Ang kadpin sa pilin eh. Lambunga. Kasama ng paglalaging. At ang middle ng taking. At pupruning ako rin. Ganyan. Dito na sukalan po pero malapit na po itong palinisan. Din nga po sa kabilang bandado sa kabilang gulod ay atin pong tatamnan po natin ang luya. Ay, may isang puso ko kanin yan. Ha? Bilik. Oh, isang puno pa. At po, isang puno ng niyog. Tabunan ng damaw. Sipin niyo po ang niyog, kahit po yun natatabunan ng damaw. Buhay po yan. Napakabilis po ang magbuhay ng niyog. Madali lang po. Laang-laangan mo. Sayang puso, nalisa natin last episode. Inakahop po tayong puso.
plano ko po dito. Dito sa baybay gilid po ng agbang or ng creek. Lalagyan po naman po ng gabi. Katamlang din po natin ng gabi root crops. Ako ay matatag lahat ng plano natin. Sa ganun po sa susunod na taon ay maraming income. Dito ng luyo, lambot ng lupo. Mm-hmm. Diyan ka magtanim. Papaya. Papaya may bunga. Mundo ko nalagay sa oras. Hindi ko mapa. Yaun. Hindi ka malaki rin na ganun natin. Hindi ko mapa. Balot mo ng bago yun. Hindi, balot yun.
So, kasama na rin po ang pagwawatwat sa nadadaan natin medyo masukal na ano, kulay na lasunis. Yan lang yun. Kapo ano tag-abono po ay ano hihingi, magre-request po tayo sa DA sa Department of Agriculture po dito sa aming bayan sa Mataas sa Kahoy, at sila nga po ay patuloy nga po ang pagbibigay ng assistance sa aming mga farmers tulad nga po ng mga abono tsaka po gamit sa pagtatanim at marami pa pong iba. Ayan, hindi po kami nag-aatubiling humingi or mag-request dahil madali po silang lapitan. Hindi po nila pinagdadamot sa mga farmers ang mga kinakailangang gamitin para sa pagpapaganda nga po ng mga halaman. Shoutout nga po pala sa mga taga Barangay Manggahan, Mataas sa Kahoy. Kay Atinida po, kay Kuya Pio, at kay Kuya Domeng na magagaling din po magtanim ng mga sari-saring root crops. Shoutout po sa inyong lahat. Lapis ang tanya. Bapa, ilang buwan lang ito. 2021, kaya sabi ko last year. Kung makapansin niyo po, lahat po ay nasa gilid ng creek ang aking tanim na niyog.
ito, mga tagal itong kanin. Pagka ganitong malalaki na, madali na. Wat-wat lang, sigang. Ano malaki na, dalawang iyan. Paturo ng gabihan. Gabihan. Ganda na po ang lasunis. Pasuloy na yan. Pasuloy na. At balik sa pagkabata ang lasunis pagka pasuloy. Ito magtatanong tayo ng panibago. Ang gagawin dapat, pinuputol yan ganyang kataas tapos pasusuloyin mo. Balik sa pagkabata ang lasunis. Ito ang ganda nito. Malapit na ulit bumunga. Oh, wala na. Ang haba na yan. Dami gabay. Dami ng gabi dyan. Parang tangi. Ang harvest niya na sa tag-araw na. Parang pag lumugot. Oh, ang ganda na saging oh. Parang buhay. Kita mo gaya? Tara. Yan po. At nalinisan na po natin lahat ang ating naitanim na nyog. At kita nyo po ang improvement. Talaga pong malaki na po itinaas. So yun nga po. Kami nga po iminakita doon ano, yung hinog na papaya na yun po itubo dito. Na native po yun. Ay marami pong hinog, so babawas po tayo at hihingi po tayo sa mga ibon. Titiraan po natin ang ibon. Ito po ay dinatnan ko na dito. Siguro nga po itanim mo yung caretaker dati. Ang ganda na. Malapit na po siyang bumunga. Naupo na po siya kung tawagin. Napakalusog po ng nyog. Ang ganda na. Laki. Sige, sige.
native. Matamis po ito. Pat. Dini, dini. Ibu na yung iba. Papaya native. Tambis ito. Ay, mga ngayon muna ka. Ang gulak. Ito na po ang merienda natin. Merienda. Papayang hinaog. Wow. Ma? Kamu ga? Kali. Hah? Salap. Bakit may bunga ng ubi dito? Ibig sabihin, may talim ditong ubi. Siguro tanim nung caretaker dati, o. Oh. Hanapin natin. Aray! Aray, laman, o. Oh. Oh. Oh, may laman nga. Oh. Kuhanin ka? Kuhanin. Huwag sayang, maliit pa. Ako ito mula. Sila, ito mga ube, oh. Native na luya din. Native luya. Oh, maraming salamat po sa pagtutok mga kabihiro. God bless po and keep safe. At lagi po nating tatandaan na sa ating paglalakbay, Diyos ang patnubay. Bye-bye!